Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Isang linggo kong kinilala ang isang isla sa Masbate. Napunong-puno raw ng mga walo-walo. Pakay naming mangolekta ng kamandag para ibigay sa maaaring gumawa ng anti-venin o pangontra sa kamandag nito. Ang walo-walo, wala pang specific na vaccine para sa kanya. Napatunayan namin na tirahan ng iba't ibang uri ng ahas ang kagubatan ng Zambales, lalo na ng sawa. Ilang ahas at hayop pa ang aming nakita. Kabilang ang isang mabangis na sawa sa ilog. Nakita natin siya. Tingnan mo, ang laki ng tiyan. Halos bagong kain. Probably a rat or a small mammal. What an amazing discovery. Nalaman natin kung ano yung mga kinakain nito mga walo-walo, ano? Oh my God. Nabubulok na talaga yung ano niya, katawan niya. Oras na para kumuha ng kamandag. Ayun o, kita nyo. Ang pangil. We were able to collect a few individuals. Mas marami nga kaming nakolekta na venom during the day. Yun o, so totoo nga. Pagka umaga, mas maraming venom tayo nakukuha. Sana ganito yung nakukuha natin parati o. Puro yung chamber. Sa 48 walo-walo, 1 ml na kamandag ang aming nakuha. Napakahalaga nitong sample na ito. Ang isang walo-walo mukhang may kinain. Oh my God. Look at this. Look at this. What is this? This is a revelation, huh? For the purpose of in finding out ano ba yung mga kinakain ng mga sea snakes na ito, pinasukan namin. And habang pinapasukan ko siya, nagugulat ako kasi parang mas malaki pa yung kinain niya kaysa dun sa katawan niya. Parang kagabi lang niya kinain. And this looks like a moray eel. Klaseng ano ito, il. Tawag dito sa amin yung panangitan. Panangitan. Ang walo-walo, kumakain pala ng mga panangitan o moray eel. Ang moray eel na kilalang matakaw sa maliliit na isda at tusit ayon sa mga sintipiko. Oh, moray eel to yun. Parang sariwang-sariwa pa siya. Parang galing lang ng palengke. Yung amoy niya dito, pero dito sa ulo, sobrang bako dahil na nagsisimula na yung digestion. Kung wala sigurong kamandag itong walo-walo na ito, ay hindi niya mapapatay ito dahil ang laki nito. Nakadiscovery tayo kung ano ang silbi ng mga walo-walo. Ito mga sea snakes na ito, they can help the fishermen by regulating the population of the moray eel. Kasi kung malakas nga kumain itong mga moray eel ng isda, kung hindi makokontrol yung dami nila, makikipag-compete ito sa mga fishermen. Siyempre, yung mga kinuha natin ng venom, it's time to release them back into the sea. Alam ko na ang kanilang naitutulong sa tao.
Pero misteryo pa rin sa amin kung bakit nga ba narilito ang mga walo-walo sa isla. Gusto namin makita yung behavior ng sea snake sa ilalim ng tubig. Yung isa doon sa mga sea snake na pinakwala namin, immediately it went to the coral reef. Nakita kong hitik na hitik ang bahura dito. So napaka-importante ng mga corals na ito as their hiding place to be able to get their food. Napaka-importante din ng structure ng tail niya na para siyang buntot ng isda, ano? Flattened. Observahan namin kung saan siya nagtatago, kung paano siya huminga from the water, and nakahanap siya. Maya-maya lang. May napansin akong kakaiba. Walo-walo pala ay may sakit dahil marami itong garapata na sumisipsip sa dugo nito. Poor thing. Ngayon, imagine this tick can survive underwater. Haba ng mga ano niya, ng mga galamay niya. Pwede magdala ito ng sakit sa sea snakes, pwede itong mag-compete sa nutrition, pwede mag-cause ng anemia itong garapata nito sa sea snakes, ano? Nang ipatingin namin sa eksperto, ang garapata pala ay isang uri ng parasite na kamag-anak ng mga gagamba. Wala silang mata. At maaaring nakakahinga ito sa tubig sa pamamagitan ng kanilang balat. Maangat yung mga kaliskis nila. After natin tanggalan, baka dumami pa ito, meron akong ituturok sa kanya na para maproteksyonan siya against that parasite. No? Pero hindi pa natatapos ang misyon ko sa Snake Island. Ngayong araw, mas ikuti namin ang isla para alamin kung ano nga ba ang espesyal sa lugar at maraming walo-walo rito. Ganito pala itsura dito, no? Sobrang sukal. Double Down is back with a friend, the KFC Junior Double Down. Double Down, there's a bonus for everyone. Greatness comes in all sizes. So good. Every day your mouth goes through a lot of things, making your mouth one of the dirtiest parts of your body. That's why you need Listerine, which kills problem-causing germs, cleaning virtually 100% of your mouth. Listerine, power to your mouth. Excited for prom? Oh no, I still have many oil and pimple problems. Presenting Pond's Institute's revolutionary formula. New
Pond's Acne Clear White 10-in-1 Facial Wash. It fights 10 oil and pimple problems and whitens skin all at once. With beautiful skin? Now I feel prompt perfect. New Pond's Acne Clear White Facial Wash. Go to ponds.com.ph. Ang mister ko, haligirin yan sa trabaho niya. Kailangan matatag. Kaya lang, habang nagkakaedad, parang nangihina siya. Kita sa bone scan, 43% ng mga lalaki pwede rin pala magka-osteoporosis. Kaya uunahan ko na with Anlene. Proven na yan to reduce bone breakdown in 4 weeks. Tuloy ang kilos namin. Now, adults can enjoy the best value in bone health for only 16 pesos per glass. Kung hindi mo iniwan yung kapatid mo, kung hindi kayo lumayo, hindi mangyayari to. Siguro, iniwan ka talaga ng ate mo dahil ayaw niya sa'yo. Para kayanin ang matinding pinagdaan, magiging dalawa ang katauhan ni Rodora at ang sisira sa magkapatid na di nabubura. Pinabayaan ka nga ng ate mo noon, diba? Hindi ako papayag na maging masaya siya, Rodora. Kailangan mo nang kilalanin si Rodora X pagkatapos ng Carmela. Eto na naman siya. Eh, nagpaplanong sumabot tayo sa airport na ito. Ang runway! Tingnan nyo! May nag-shutdown! Marami, laban sa isa. Big drug dealer na ikukulong dito. Gunfight sa airport. Ikaw, nakikipagtalo sa kanila. Delikado yan! Okay lang. Nagawa ko na ito dati. Dehadong pira lang ng pira. Ay, naku! Takbo! Yan si John McClane. Die Hard 2. Linggo sa SNBO. Maging mga kapuso natin sa Vietnam, nabihag ng primetime king and queen. Favorite foreign actor si Ding Dong Dantes. At most favorite foreign actress naman si Marian Rivera. Lubos ang aming pasasalamat, kapuso. Mag-ingat sa pagkuha ng kasambahay. Ilan na lang sa karisin na lang ako ng test na. Ma'am, hindi na ako babalik sa malayo. CF po. Baka sila pala ay bantay sa lakay. At mga aksidente sa Rodriguez Rizal. Huli sa CCTV. Alisto. Ngayong araw, mas ikuti namin ang isla para alamin kung ano nga ba ang espesyal sa lugar at maraming walo-walo dito. So ganito pala itsura dito, no? Sobrang sukal. So pag-akit namin doon, alam namin na hindi siya inaakit ang tao dahil sobrang sukal. Wow, this is really an obstacle. Of vines and branches and sharp. Ang islang bato at napapaligiran ng dagat at tinubuan ng mga puno. Sino ang nagdala ng mga puno dito? Maring mga ibon, mga paniki. Bumiyak ito. Magkamali lang ako ng hakbang, maaari kong ikamatay. Yay! At tanging ang mga puno na lang ang nagpapatibay para hindi tuluyang gumuho ang kuweba sa ilalim. They are the ones that holds the rocks together. Na kahit na lumindol doon, hindi yon gigiba dahil sa mga puno na yon. Mula sa mga biyak, nasilip namin ang mga kumpul-kumpul na ahas. Yung walo-walo, nandito sa pinakatagong-tagong portion, ano? Pag nandun ka, hindi mo ito makikita. Pagsilip namin doon, may nakita na naman kami ng mga sea snake na nakakumpol doon sa mga hindi mo akalain na meron pa pala mga sea snakes doon. Ang mga nagkukumpulang walwalo, mukhang nagtatalik. Nakapatong siya, tapos kinikilig-kilig. Tatlo sila, tatlo. Pagbaba namin mula sa itaas, sinalubong muli kami ng nagtatalik na mga walo-walo. Two males, which is in the literature, ganito usually yung nagbe-mate, ano? So, ang pag-mate daw ng mga secret, inaabot ng mga 2 to 3 days yan, ha? Pinag-aagawan nang mas maraming maliliit na lalaki ang isang babaeng ahas.
yung mga males, normally sabay-sabay na sila na ready to breed. So nagkukumpul-kumpul yung mga yan para kung meron ng female na ready na to mate, definitely pag-aagawan nila yon. Sa madilim na parte ng kuweba, meron ding isang batang walo-walo. Ayon sa eksperto, ang kuweba pala na ito ay isang rookery o lugar kung saan nagpaparami at ipinapanganak ang mga walo-walo. Kaya mahalagang maprotektahan ang isla. Ito na yung dating pinangitlogan ng mga kanilang mga kasama, mga relatives, mga nanay, tatay. So ginagawa pa rin ito ng mga offsprings nila. Para maibahagi ang mga natutunan ko sa Snake Island, nakilala din nila bilang isla ng Minalayo. Maamo man ang mga walo-walo, mahalagang malaman pa rin ng mga taga rito na matindi ang kamandag ng mga ahas sa kanilang karagatan. Ano bang importansya ng walo-walo? Yung walo-walo pala, taga check and balance siya sa ilalim ng dagat dahil predator itong isdang ito. Sino dito ang nagagandahan sa Minalayong Island? Itas ang kamay. Nagmamalaki namin ng Snake Island or ano, kasi marami kayong makikita diyang mga hayop kagaya ng walo-walo, panikit, merong mga ibon. Sa pagtatapos, ang kamandag na nakalap namin magsisilbing sample sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM na magagamit nila sa kanilang pag-aaral na pangontra sa kamandag ng iba't ibang ahas. Testing purposes.